example, ni BSB, whenever they do this kind of plays, whenever like Ana tries to be really hyper and tries to be very aggressive on a solo play, Ana right now, holding attacks, maximum uptime pa para sa Thumbs. Mas may sense na, madali back up ng Thumbs kaysa sa Cho kanina. Yes, anyway, Kuya Shinbu, let's see kung gagawin pa rin ni Ana ang playstyle na ganyan. Dahil mukhang Tam siya ngayon na nandoon sa side lane. Ito ka nagkakaroon ng maliitang skirmishes dito sa bandang gitna as Cap 1 will pop the law of punishment habang nandiyan nagugulo din si Chujin sa kanyang mga sights dito, the sad sights. Team Signal Ultra right now, sinagot dito yung wave clear na gusto nilang gawin, but BSB, wow, now preparing for the wave clear. And lalo na sa mid lane kasi pauna sa Litos yan eh, at pauna sa Agaw. Oo, nagkaagawan. Nagkaagaw ni Drickstall. And okay. It was denied against Hades. That is big para sa side dito ng BSB. At saan pumapasok yung sinabi mo nga kanina na Drix can pull off a sneaky sneaky invade. Level 3 na siya ngayon at mukhang papasok ko siya sa purple. Ayun, yung knock up on the Tyrant's Revenge. At mayroon papasok dito ang rotation ring, pero may nakaw si Trevor on the Searing Torrent. Nice knockback pala, hindi nakaw. Tamang nakaw para Searing Torrent dito. Two purple buffs, Shinbu, para kay Drix. Yes, and that leads him into level 4. Hindi na siya basta Drix. Bobby Drix na siya, tol. Bobby Drix na siya, dog. And the bulb. A orange buff na yan, tol. Level 4 na nga. Maganda yung skill sa Bruno dito. They're poised to actually take a fight. Maybe convert four-man unit onto the top lane. At yun, umadvance si Chujin. Ang ganda ng tulak ng side. But let's see, Chujin right now just using the Desert Tornado to clear out the waves in the top lane. Mukhang nag-aabang pa dito si Imba, DJ, Drix. There you go, pinap niya na yung kanyang Sixth Sense. Mukhang nakita niya si Imba dito. Meanwhile, in the bottom side naman, Shin, Wilson. Sakto, nakapang-basketball pa siya. Nakapang-basketball pa siya. Pero pinapapanas para ma-corner si Wilson dito. And there is a reward. Nakuha si Ana. Nakuha nga bigla si Ana dito as Cap 1 still with the low punishment. Nandito si Devil Blinker in. Wow, Torrent pabalik. Iba DJ Pulado as that is the proc of the Pressing Fireball. Unti-unti nakakuha ang BSB dito ng kalamangan sa top lane, pero may onting control pa rin ang Signal Ultra dito sa baba. Rhea, siya ang kumakat instead na si Wilson. Actually, ay isa sa mga nagkakarakterize sa BSB even back at season 5. May liklimaban talaga itong team na to, pumalag, kumbaga. Pero sa control sila eh, doon sila nadadali. In a sense na parang understanding ng scaling ng kanilang composition. Ano kaya talaga yung parang deal breakers, hindi. But with this kind of aggression, maybe it will pay. Kasi again, nahihila nila yung Hayabusa nung kabila. Nahihila at mukhang magkakahilaan dito sa bandang gitna dahil lumabas na ang Black Dragon 4. Bursting Fireball coming in, Law of Punishment. Oh, napakandang rin go ng diversion. Actually, dispersion pala from Imba DJ controlling everyone. Pero sabi dito ni Maring, ako din. Yeah. Ako din, kayang-kaya ko kumalmot with the wolf pounds. Imba DJ running for his life. Pero ayun, double kill mula kay Drix. Napagandang positioning sa BSB, kaibigang Shin. And that is a very heavy miscalculation na yata dito para sa side ng Signal Ultra. They're an all melee comp, tol. They're an all melee comp. And you can actually see kung paano yung kinakapitalize ni Trevor. 2-0-2-1 that KDA. Dami tatamaan eh. Tapos hindi naman siya aaray yung kahit Kufra, umaaray sa Valir eh. Mukhang hindi na nga umaaray din si Wilson dito ng kakaunti sa nangyayaring laban ha. But meanwhile, it is still Rhea controlling the bottom side. Pero before we talk about that, let's look at that replay. There you go. Ben, Drix dito, free hit ha. Ang ganda. And ang rewarding lang, makikita mo yung pagka minimal na damage ni Hades talaga. Like, not enough to even be a heavy threat onto kahit Yishun Shin, kaya niyan i-1-on-1 eh. Kahit galing eh. Depende talaga yan. But again guys, I hope na nakuha niya yung codes dahil babalik na tayo dito sa ating game. Sinabi ni Shinbu dito na kailangan mag-stall ng Signal Ultra at kailangan maging agresibo ng BSB. Habang malayo pa yung mapa. Nabantayan nito pala pa 4-minute mark. Ewan ko dahil siguro parang tumagal lang tayo because of the pause. Pero objectives are not that so evident.
wala side dito ng BSB. They've only taken turret despite the lead that are already holding to. Malaki na po ang 2K pagdating sa pro play. Mukhang it rhymes, Kuya Shin. At mukhang okay pa rin dito si paring Rhea, pero hindi na okay yung kanilang tore as a BSB narinig ata. Speaking of all, kailangan i-translate to objectives and they are doing so. And look at that, oh, nangahabol na sila, Tol. Umikot, oo nga, nangahabol na. Kailangan nilang pumalag dito. Oh, in the mid lane, nice vacuum plus knock-up coming in from Insanity and EDJ, but the damage is not enough. The Balmond Wilson will actually go for the execute kill. Meanwhile, may nanggaganap pala dito sa mid. Quadrado in and Trevor! Ooh. Oh no, tinamaan ng dispersion. Signal ultra, nakakabawi pa rin ng onti dito. Sana nakachingas actually. Pero ang hindi magandang balita dito, si ano, Chuzin, nasa solo kill. Nasa solo kill ni Wilson. So they need to be careful on that one. Balmond is totally now online. We might be seeing the very first victory ng isang Balmond dito sa MPL. Dito sa MPL. Again, yung ultimate ng Balmond dito, Kuya Shin, napakalaking execute. Meanwhile of execute, so ma-execute dito ni Drix, si Kuya Rhea, but this is the life steal and the bottom side. Shin, pumapasok na tayo dito sa mid-game. Nakakuha ng mga macro objectives na ang BSB. Signal Ultra, makakabalik pa kaya dahil nakabuo na dito si paring Heptasis ng item. It's looking bad para doon sa naboto nating team. Sabi ng BSB, puprove naming mali kayo. Oh, namastos. Look at the items right now. Ang baliwan to, ah, pag itong series na to, klinosat ng BSB because tinalo po ng Signal Ultra ang Aura PH. Oo nga. Kaya baliwan talaga, no? Sinjit sila ng BSB, di ba? Oo, chingas is real talaga at mukhang kumichingas dito sa gitna si Cap 1 and syempre ang kanya, ang tropa niya na si Trevor. Men, yung items na sinasuggest mo kanina, nandito na. Deadly Blade on the Chujin, pero hindi ina para patumbayin si Wilson. Wilson now has the Bloodlust. Actually, 2 core items na pala siya. Si Wilson. Ang bilis mag-farm ng Balmond po eh. Oo nga eh. Yeah, bilis talaga mag-farm yan. Tapos kinurse helmet pa nga, no? Para talagang, alam mo yun, pag umiikot ka. Kasi you just want to Cyclone Sweep and just put yourself in the middle of the fight. Yeah. Oh, meanwhile, that is the knock-up. Tapos yung Girls Pathway, Mamba out. Para dito si Cap 1 sumubok ng initiation sadist dito, pero wala nagkapatayan. Meanwhile, dito na sa top lane. There you go, there's the Wolf Pounce. Pero ayun, yung ultimate dito ni Chujin para lang maka-out. Density stretch on the Tyrant's Revenge. Apat dito sa side ng BSB ang aalis. Meanwhile, Black Hair Court dito na flicker out. Si Ana, Banana, tumakbo, Kana. At mas naging successful pa ang Signal Ultra sa pagpitas ng kalaban nila. Kunat ni Wilson has been doing those tower dives then. And look at that. Bensanity. Oo, Bensanity. Meron pa rin laban dito na magaganap. Oh, kinagat. Mega kill. Para kay Drix, confident na siya, pare. Ayun na nga. Yung mga wolf pounds na sinasabi mo. Chujin thing is best. Nag-ultimate ko na. Pero, hindi magiging enough. This is the top lane BSB right now. This is their lane for the taking, Shinbu. Parang ilagay mo lang talaga sa ano eh, no? Pag-disrupt lang talaga yung Khalid, pero lagyan mo lang ng makuna sa lane niya. Pwede mong diretsuhin or lakarin na lang kahit ang dami niyang mga kits talaga in and out. But look at this. This is what we are saying of how Hades is just trying to stall out the game. And guys, the game will drag out. 8-minute mark with the leader by BSB. Ito pala yung natulak sa Torre. Ayan, kung paano kino-corner ngayon yung Khalid. They really want to totally shut down the Khalid na. And this might be a very big consequence in the composition ng Signal Ultra by the late game kung yung Khalid, bakit hindi siya wala siyang maging contribution sa laban. Insanity. Speaking of contribution, ayun na nga, ladies and gentlemen, yung ultimate coming in from the Cupra Glorious Pathway na naman, si Chujin ang best target dito. Meanwhile, Hades tumatakbo na din, Quad Shadow out, pero napakasigat namin si Drix. Lumipat ang Wolf Form at ayun, Wolf Form, Kalmot! Habang nag-sweep, paikot dito si paring Wilson na matitira ay si paring Rhea. Rhea, right now, falling down, Drix having time of his life. 7-0-3 siya dito. Shinbu, ang mga bulan pa nila si Hades, balik na ang aso. Shinbu. Napakahirap. That's another fight na naman. Ba't nilaba? Hindi talaga kaya eh. I mean, naka-double back pa naman yung Roger Rocker natin, mga tol. Talagang ano yan, nahataw yan. Nahataw talaga yan, men. Ayun na nga, hataw na din. Ultimate,
pero sabi ni number 3. But there you go. Nakakaduda lang ba? Nakakapag hindi pala nakakaduda pero ano din eh, kinakashi ng BSB yung lamang sa comp nila, no? Oo nga eh. They know na nalamang din sila sa ano, sa utilities on pushing the searing torrent, the glorious pathway. We shall see. Shinbu, bumalik na tayo sa game. Nabuhay si Drix dito. He is at yon 803 level 14. Ang kalaban niya sa Hades level 13 lang, men. Nakakatakot itong Wolf at papasok na tayo sa Lord. Question Bu, ha? Ano sa tingin mo kaya? Parang actually, ayan, look at the minimap right now. It seems like mas control pa rin ng Signal Ultra yung minion equilibrium. They have to fight it, ano? Yun nga, namemaintain yung sidelings nila. They have to fight it in a 4v4 or 4v5. Kasi I don't think napakarwarding pag yung Khalid nahuli. Pag yung Khalid sumali. Rather, nahuli pa dito ay si Hades. Ang bilis nun, ha? Ang bilis nun. Isang mabilis na kalmot. Guys, that is the tower down in the top lane. Pero papasok dito si Ben Sanity. Bouncing ball out. Sweep coming in from Wilson. Nandito na naman si Drix. Nagpabilis siya dito. Popping the second kill. And he will pop the ultimate again. Doing the pounce. Ayan! Ayun! Yung Tyrant's Rage. Na tatlo. Glory coming in. Para kay Cap 1 dito. Two heroes falling down. Shin, eto na yung sinasabi mo na kailangan nila ng mga worth it pick-offs. Pick-off type talaga. BSB at mukhang tatapatan pa ni Ana si Chujin dito sa bottom side. Chujin coming in. Pumasok siya dito ng Raging Sandstorm as Ana is going to fight this with the Lexile, of course, with the Sights and the Chasm Leap as well. Wow. Chujin mukha. Oh! Flicker out! Pero sabi ni Ana, marunong din ako mag-flicker. Meanwhile, yeah, sa top lane naman, makikita natin dito ang Lord has been slain by Kuya Mo Wilson. At wala. Ayun! Pumaling nga, nakapatay dito. The Hylos will fall down. Wilson, pumapasok pa dito. Obi, ikot-ikot lang na Sarah G. Pero masaan ang damage mo, Bobby 3? Ooh, Wilson will actually take down a hero. And apat ang mawawala dito sa Signal Ultra BSB. Mukhang pipilitin nila ang game number 3. At mukhang maswerte tayo sa clash na yun. Walang pause na nangyari, mga kaibigan. 7-18 tayo ngayon. And that is a very big encashment dito sa side ng BSB. With the Lord here, although the death timers are relatively short, I cannot but feel that the wave clear is a little low. Low mula sa side dito ng Signal Ultra. Denoted na like earlier of Arsa or Chang before that, Low Yi is not really that good in being played defensively red for this wave clear. And maybe they could finish it, BSB! Mukhang ito na nga ata ang katapusan. Mega kill, Wilson! Sabi namin, hindi nyo kami pwedeng batain. This is our town. Horns up, says Team BSB.